So, welcome Relards TV. Okay no, supposed to be mga ka-idol, nakita nyo to, itong mga window jamb at saka door jamb ng aking bahay. So ngayon ay i-share ko lang to sa inyo. Anong mga kahoy ba na ginamit ko para sa window jamb ng aking bahay? So kung gusto nyo malaman kung anong klaseng kahoy ang ginamit ko, tapusin nyo lang ang videong ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para ma-notify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, kino, balik tayo sa tanong, ano ba ang kahoy na ginamit ko para sa door jamb or window jamb ng aking bahay? So ngayon mga ka-idol ay gumamit lang ako ng Jimmy Lee na, sapagkat ito lang yung kahoy na madali nating bilhin. Kung yung mga hard na kahoy yung gusto natin like tugas, nara, yakal, ay sa ngayon mga ka-idol ay bihira na natin mapalit yung mga kahoy na yun. So ngayon baka may mga question kayo na, Relards TV, bakit hindi ka gumamit ng lawaan? So actually mga ka-idol, hindi ako gumamit ng lawaan. So yung lawaan mga ka-idol ay maganda kapag yung lawaan ay macho retina. Kung baga yung lawaan ay tama na sa edad o yung lawaan na mga malalaki na. Pero as of now, hindi na kayo makakita ng lawaan na yung matured na sa edad. Yung kadalasan na lawaan na makikita natin ngayon ay yung lawaan na bata. Kumbaga immature, bata pa yung lawaan. Kapag kayong lawaan ang gagamitin yung kahoy na hindi pa matured, kumbaga bata pa, huwag na lang kayong gumamit mga ka-idol, sapagkat yung lawaan ay madali lang masira kapag yung lawaan ay bata pa. So sa ngayon ay Jimmy Lee na lang muna yung ginamit ko. So hanggang dito lang ang videong ito. I hope na sa videong ito ay may mga knowledge kayong nakukuha kung anong kahoy na maganda na gamitin natin sa ating window jamb or sa ating door jamb.